bumili siya na ng isang box na kamote. Mag-iihaw tayo. Sarap nito. Itamas. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-ihaw ng kamote. Ito may butas-butas yan ba? Pang ihaw yan na. Caldera. Let's go! Maglagay na tayo. Kung sa Pinas eh, mag-aano ka lang ng apoy. Dito iba. Hindi pwede yung ano, mausok. Dapat ganyan siya. Or stock pan. Maghintay mamaya. Nandito ako ngayon sa rooftop. Makikita mo. Ang ganda ng panahon ngayon, mainit. So, habang naghihintay tayo ng ano, ng iniihaw ko, handa mag-ano-ano muna. Dati naalala ko nang nasaan na ako, nang nasa Masbate ako. Agahan, tanghalian, hapunan, kamote. Pati mais. Yan lagi yung kinakain namin gawa na walang ano, walang bigas. Dati. Pero ngayon ko lang nalaman na mas healthy pala yung kamote kaysa sa kanin. Dati minamaliit lang yung kamote. Wala kasing alam sa mga ano, healthy food. Dati. Kaya ngayon ko lang na-realize na mas maganda yung kamote kaysa sa kanin. Kaya guys, mas ano, mas matuto kayong kumain ng mga healthy food kaysa sa ano. Huwag lagi yung carbohydrates. Nakakasama din sa ano. Nakakasama din sa kalusugan. Lalo pag may mga diabetes kayo. Diabetic kayo, hindi pwede. Mas maganda pa rin yung ano. Mas masarap rin yung ano, kanin na mais. Nakakamistry. Kwentuhan muna tayo habang naghihintay ng inihaw kung ano kamote. Kamote, mais, nilagang mais at saka inihaw na mais. Tapos ano pa, balinghoy. Yan lagi yung kinakain namin nang nasa Masbate kami. Yan daw yung ano, pagkain ng mga mahihirap. Pero pagdating dito sa Korea, yun pala yung pinakano. Mas gustong-gusto nila yung mais. Mais, banana, kamote. Wala nga lang dito balinghoy. Kasaba. Walang kasaba dito. Mas masarap pag yung kasaba, nilupak. Tapos lagi na sa banana, nilupak din. Lagyan ng ano, buko. Ah, nakakamiss. Nag-i-imagine na naman. Hanggang imagine na lang ako kasi tagal na hindi nakakain. Nakakamiss? Kailan kaya makakain ulit, no? Kung makikita niyo yung kapitbahay namin dyan, minsan may lumalabas dyan na multo. Ayan dyan sa pinakamalang, pinakalas na ano, ilang ano ba yan, ilang floor yan, last floor, may namatay dyan. Minsan may nakita ko yung multo. Hindi ako nagbibiro, kulay puti, white lady yata. Naniniwala ba kayo sa multo? Sa white lady? Dati nang nasa Masbate ako, ang dami namin ano, mga kapri, maitim na ano, maitim na tao.
Tapos White Lady. Nakakaloka dati. Pero pera-biro ha, dito. May multo nga. Totoo. Maya-maya lalabas yan, kahit tanghaling tapat. Ah, babalik tayo na natin. Kaya natin kung ito na. Ito na yung kabila. O, sunog na. Oh my gosh. Oh my gosh. Kahapon nagluto si ano. Nag-iyaw din si ano. Si ate ng asawa ko. Ang sarap niya. Ang tamis. Ganyan to mag-ihaw dito sa Korea. Bawal yung mausok. Kasi baka sugurin ako ng bumbiro dito. Hindi pwede magsiga. Tapos dito yung mga matatanda mahilig sa ano, sa mga kamote. Mahilig sila sa kamote, sa mga damo-damo. Ayaw nila ng ano, ng karne kasi nakaka-exceed daw ng buhay. Mas gusto nila yung ano, mga damo, mga gulay-gulay, yan. Yung mga binan ko ayaw ng ano, ng karne, gusto nila gulay. Mas masarap na nga naman ang gulay, hindi nakakataba. Taka kung hinihintay dyan ng mga ano, lumabas yung White Lady, ayaw talaga lumabas ngayon. Baka tulog pa. Pag nagpipwita ako ng isda dito, lagi kong tinitingnan yan dyan. May babae nga, ang haba ng buhok. Dahil nakaputi. Nakaputi ng damit. Ayan, parang okay na siya. Ay, ito pa, hindi pa pala luto sa kabila. Okay, tingnan natin kung okay na. Luto na siya. Sarap na ito. Atipan na natin siya. Ito na guys, luto na yung ano. Luto na yung kamote ko. Iniho na kamote. At ito na. Sobrang na, yellow siya. Kulay yellow ang laman. Kung tawagin sa ano sa Korea itong kamote na to, hubak kugma means is kalabasa na kamote. Oh, totoo kasi matamis siya at saka kulay, ang kulay niya dilaw. Aygo. Wait lang. Nahihirapan ako. Tsa. Dahil luto na. Tara na. Masarap to sa ano? Sa kape. Black coffee. Ayaw ko ng ano, ayaw ko ng kape na may asukar. Gusto ko black coffee. Mas masarap siya. Ay ko. Naging ano na. Ooh. Nadumihan na tuloy. Salamat po. Bye bye.